Marbul. Hi guys and welcome back to my YouTube channel. And for today's vlog, meron na naman tayong Shopee haul. Yay! So, ayun, sorry guys kung medyo natagalan tong ating panibagong vlog. Hindi ko na alam kung kailan yung huli kong upload dahil may mga ganap lang tayo sa buhay and ganyan lang ulit tayo nagka-time and nagkaroon ng buhay para mag-vlog ulit. So, ayun, as you can see, iba na ating backdrop, iba na ating pwesto, wala na tayo dun sa dyan, sa wall natin na stripes-stripes na yan. Dahil nandito tayo ngayon sa harap ng aking streaming setup. Ayan. So, yun na nga, no? Yung mostly ng mga ipapakita ko sa inyo ay yung mga gamit ko for my streaming. Without further ado, let's start. Ang una kong ipapakita ay ito, nakuha ko sa Shopee. Ngayon ko pala siya bubuksan. So, ito, yan. Ay, balik. Ayan. Ayan, guys. So, ang nabili natin first is this microphone. Professional recording microphone. So, ayun. Ang mangyayari dyan is kakabit mo siya ng ganyan. And then, ikot mo pala ito. So, yan. Diba? Yan. So, ilalagay mo yung phone mo dyan. Paganyan siya. Habang gumagawa ko ng Gundam, habang nag-stream ako ng Gundam, Gundam build. Or better, panoorin niyo yung mga stream ko habang nag-build ako ng Gundam, di ba? Diba? Next na nabili ko for my streaming, syempre, kailangan clear and crisp yung voice natin habang nag-stream dahil ayaw nating makarinig ng mga unnecessary noises like hisses, ganyan, mga tunog ng electric pan, whatsoever, tunog ng mga pumupok dyan sa tabi-tabi. So, bumili tayo ng mic. So, may nabili na pala akong isa pang boom arm para naman sa paglalagyan ng mic. Fifine, kulay pink yung coat niya dyan. Yan, syempre pink tayo. So, ang presyo kong nabili ko siya is for 1,699 pesos. Itatry ko din ngayon kung ano yung voice ko sa mic na to. Hello, so ito na yung voice ko gamit yung Fifine mic. Hello, mic test. 1, 2, 3, mic test. 1, 2, 3. 1, 2, 3, mic test. So, ano masasabi nyo? Okay ba? So far, for me, ang masasabi ko dito, okay siya. Clear. So, kahit malayo ka, kahit malayo yung mic mo, rinig. Rinig siya. Ganyan. Sabihin natin, mga ganito kalayo. Yan. Oh, yeah. Medyo malapit na sa camera. Medyo okay pa, no? Naririnig nyo pa naman ako. Malakas pa naman. So, pag ganito kalapit, ayan, malakas din. And then, kung makikita nyo dyan, meron siyang knob dito kung gaano kalakas or kung gaano kahina mo siya gusto. So, yung akin, naka-max po. So, ayan, yung voice ko sa Fifine. So, yun, nakita nyo na yung mic na nabili ko at gagamitin ko for my stream. So, next na ipapakita ko sa inyo ay, syempre, gusto nating marinig yung game. Syempre, di ba? Edifier, G22, or yung Hecate headphones. So, for how many months, naghanap ako ng Kitty headset and pink. Kaso, ang palaging lumalabas is yung Razer Kraken Kitty. And, bilang budgetarian tayo, hindi natin afford yung ganong kamahal and hindi naman tayo maglalaro ng mga FPS. More on adventures, one-player games lang ako. Etong Edifier G2, syempre, nagtingin-tingin din ako ng mga reviews.
sa YouTube and wala pa masyadong gumagamit neto or baka wala lang pa masyadong nakaka-discover. So, ayan guys, sa halagang 2,399 pesos, o diba kalahati nung Razer Kraken. So, ayan, itong kitty niya. Huh? Yan, yung cat ears niya. Kitty, what? Yung cat ears niya, eto, nadidikit lang yan, natatanggal. So, may double-sided adhesive tape lang na ilalagay dyan. Kaya, medyo mura kasi RGB yung sa Razer. So, pati yung cat ears RGB. Ang RGB lang dito is, ayan, yung etong H na to. Sa bawat gilid ng headphones. Na-adjust din yung height. So, depende sa laki ng ulo kung gaano mo siya. Ayan. Na-adjust. Ayan. And, ang maganda pa dito is na retractable yung mic niya. So, may choice ka kung gusto mong ilagay. Kung may kausap ka sa game. Eh, since one player lang naman ako, adventure game. So, sino bang kausap ko? Sarili ko lang naman. So, para saan yung mic, di ba? And USB. And 7.1 virtual surround. Kasi hindi siya ganun ka, I mean, ka-surround. Huh? Kasi naririnig ko yung kaluskos ng mga pusa doon sa gilid. Yung foam, ayan. Foam. Okay naman, malambot din. Tapos nagamit, may foam din pala sa, ayan dito. Nagamit ko na to for like 4 to 5 hours. So far, hindi naman sumakit yung tenga ko at saka yung ulo. I-try natin kung anong sound ng mic and kung anong itsura pag may RGB. Ito na yung voice ko sa Edifier Hecate G2. So, 1, 2, 3, mic test, 1, 2, 3, test, mic test, 1, 2, 3. So, hinabol ko na lang to kasi na-delete ko pala yung unang video. So, this is my voice again for the Hecate G2 Edifier testing. So, yan. Yung RGB light. Yan. So, may indicator kung naka-on yung mic. May red. So, on natin ulit. Pag nakababa, nakapatay yung RGB. Ayan. And then, pag nakaangat, ayan, naka-on. Alright, so, last but not the least for my streaming setup haul. North Bayou H180 Dual Arm Double Monitor Holder Desktop. Nabili ko siya for 2,199 pesos, and syempre meron tayong mga coins and mga free shipping sa Shopee. So nakuha ko na lang siya for 1,908. Mukha naman siyang matibay and metal naman yung mismong stand niya. So medyo mahirap lang siyang i-set up and yung mga knobs niya sobrang tigas talaga. So kung bago siya nabili, talagang mahirap siya iikot-ikot. Pero, yun. So, malalaman mo nga naman talaga na kaya niya yung monitor mo na quality din talaga. Yun, dapat kasi susuot ko to nung kasal nung friend ko. Hindi umabot sa oras kasi galing pa siyang overseas. Hindi ko na nagamit. So, yan. Yan. Fake nails. Yes po. Opo. Ayan. Fake nails. Medyo napadami ako ng bili. Nasa 7 siya. Sobrang mura niya. Like, 36 pesos each lang. Tapos, 24 nails. 24 fake nails na siya. So, yan. Yan lahat ng nabili ko. Yan. 7 yan. Cute ng mga designs. Tapos, bumili rin pala ako neto. Ayan. Yung double-sided adhesive. Kasi, nabasa ko sa reviews, mas madikit daw to. Kaysa dun sa, nail glue. Yan. Tapos, meron din palang libre ng mga, ayan, mga nail files. Meron ding
nail pusher. Ayan, yung kahoy na yan. So, parang idududut mo yung cuticle nail mo para magmukhang natural yung fake nails. Meron na ako na ito sa bahay. So, gamit to. Parang nail file din. Yan, gamit mo siya dyan. And then, syempre, nail cutter. Magne-nail cutter pala muna ako kasi mas maganda kung mas pud-pud yung mga nails mo. Para kapag may lumusot na dumi dyan, pag nakadikit na yung fake nails, hindi ka mahihirapan tanggalin. So, pakita ko sa inyo kung paano na siya ilalagay. Actually, nakapili na ako kung ano yung mga design na ilalagay ko sa nails ko. So, ito na siya. Sinukat ko isa-isa. Yan, sinukat ko isa-isa yan kung ano yung design na ilalagay ko per nail. So, ayan. Tapos, siguro ganito na lang, no? Sa kaliwa, ilalagay natin itong provided na nail glue. So, tapos sa kanan, doon natin ilalagay yung double adhesive. After nyo mamili ng design, ini-nail file nyo na para magaspang. Kasi the more na magaspang yung nails, the more na didikit yung fake nails. Try natin naman gamitin yung binigay nila ng libre. May choice ka. Saan mo ilalagay yung nail glue? So, either sa diretso muna sa nails mo or doon muna sa fake nails. Pero sa akin, diretso ko nandito. Tapos konti lang, huwag masyadong madami. Kasi aapaw. Push forward natin yung cuticle or yung dead skin. Tas yung glue pala na provided, parang ano lang siya, mighty bond. So, yan. Yan yung nails natin sa left. Okay, next natin, gamitin naman natin itong adhesive. So, yan! Ayan na yung ating finished product. Tapos pala, kung mapapansin nyo doon sa nails, may parang naka-uka pa siya na. Very, very slight. Ayan. Yan, yung uka na yan. Yan, nail cutter natin yan. Ay, nail file na lang natin para mas mabilis. Kasi yung mga LED lights ko, kung nakakita nyo, hindi na masyadong maliwanag dito sa room ko. Ang parang last room tour ko dahil yung mga pusa ko, ginat-ngat nila yung ilaw. Pinaglaruan. May nakita lang silang umiilaw-ilaw. Alam mo naman mga pusa. Diba? Mga baliw yung mga yan. So yan, bumili tayo ng LED strip lights. So, yan. 10 meters yung binili ko. Meron na naman tayong bagong LED strip lights. Meron naman bago sisirain ang mga pusa ko dito sa room. Yan. So, merong remote. Tapos, merong transmitter. Tapos, yung adapter. And, syempre, yung dalawang LED strips. Ayan. Last but not the least na nabili ko, ay para sa aking mga pusa. Yes! Litter sand! Dahil paubos na yung litter sand nila. And ayaw naman nating mga moy
ang mga poops and mga wee-wee nila. So, kailangan natin ng litter sand. And itong otiderm para sa tenga ng mga pusa. Dahil madami ng termites, magkatikati. Kung interested din kayong bilhin yung mga nabili ko, lahat ng link ng Shopee ay nasa description box below. Check nyo na lang yung bawat links na yan. So, yun na nga, no? Nakita nyo na lahat ng mga nabili ko sa Shopee, especially yung mga streaming gamit ko. Kung interested kayo sa mga games na lalaruin ko for my stream, and kung interested kayo sa content na gagawin ko, like Gundam building, ganyan, puzzles, ganyan, punta lang kayo sa Twitch TV ko, which is ito. Ayan. Ayan yung aking Twitch. And kung gusto nyo rin palang malaman kung tuwing kailan ako magla-live sa Twitch, follow nyo yung aking gaming or streaming IG account. So, yan din. Same lang naman ng name yan. So, dyan ako magpo-post ng mga live ko sa Twitch. And that's it for my vlog, guys. Bye!